Pag naalala ko, yung nilalapa ng aso si Ren, hindi ako handa. Ikaw nag-utos sa pagpatay kay Ren. Ang usapan namin ni Maria, proteksyonan ka sa abot ng aming makakaya. That Amira has something to do with Ren's death. Wala siyang kinalaman doon. Maria Makili, anong ginagawa mo dito? Tuturuan kita ng leksyon, Amira! Pagbabayaran niya, ginawa niya kay Ren. Da, may sasabihin ko sa inyo. Mama Amira. Mama Amira. Ay. Lola Ising, may kailangan pa po ba kayo? Ay, wala naman. Salamat, Magnolia. Sige. Apo, may sasabihin ka sa akin? Wala po lang. Sige. Magdasal tayo para gabayan ka ng Panginoon. Lola? Ay. Pwede po bang sumabay? Marami po kasi akong kailangan ipagdasal eh. Ay, oo naman, Magnolia. Sige, simulan ko na. Panginoong Diyos, gabayan niyo po ang aking apo sa lahat ng kanyang iniisip, sinasabi at ginagawa. Protektahan niyo po siya sa masasamang pwersa na maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. Salamat sa tiwala, Aling Christina, ha? Sa uulitin. Anong Christina? Beka ang pangalan ko. Teka, sigurado ka na ba sa mga numerong binigay mo para sa loto? Baka mamaya, bokya na naman yan. Huwag mo nang pinag-iisip yung mga nakaraan. Past is past. Sige na, sige na. Sige po, sige. Yes, may pambili ako ng blouse online! Add to cart yan. Ang lamig. Napapas mo na ba? Saan galing yung hangin na yun? Parma? Parma? Nagkakarma ba ako? Sorry po. Hindi na po ako manaloko ng mga tao. Sorry po. Sorry po, hindi na po ako bibili ng blouse! Promise po! Puntahan mo si Amira! Sige na, kakausapin ko lang si Amira. Importante lang ito. Sige na, manong guard. Sige na. Pasensya na po, bawal po. Ano, paano naging bawal niyo? Kakausapin ko siya. Sabihin mo, baka papayagan pasensya ako kuma... Pasensya na po, Pasensya na po. Pinamang talaga to. Ayabang mo naman! Sabihin mo kasi! Sabihin mo si Madam Mishka to! Amira!
hinaharang-harang mo dyan? Kaya ulo ka! Kalbo ka! Amira, kakusapin ko siya mo! Kilala ko to. Madam Mishka, ano ba ginagawa mo? Amira, pasensya na. Alam kong di dapat nila makita magkasama tayo. Pero wala akong choice, Amira. Kasi sabi mo, ba't ganyan itsura mo? Pareho nating alam, di ba, na yung pagta-third eye, pinipeke ko lang, di ba? Oh. Ano? Ano ngayon? Di ba, eme-eme ko lang yung mga to. O ano nga ngayon? Pero kagabi kasi, Amira, kagabi, may nagparamdam sa akin, naramdam ako. Sa paligid ko, may sinasabi, may pinumulong. Damishka, sorry ah, wala akong oras para dyan eh. Pakinggan mo ko, Amira. Pinapunta niya ako dito, sinabihan niya akong mundaan kita. Binilin ka niya sa akin. Binilin ka niya sa akin. Sino ba yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam, pero... babae. Boses ng babae. Boses ng babae. Tapos, ang sabi niya, naramdaman ko, narinig ko yung boses niya. Sabi niya, puntahan mo si Amira. Sabihin mo sa kanya na mag-iingat siya sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi may isang tao na ang tanging pakay ay mapahamak siya. Yun yung sinabi niya sa akin. Yun yung narinig ko. Narinig ko yun. Nararamdaman ko siya. Nasa paligid ko siya. Nararamdaman ko siya. Yun. Sana naman, tantanan na ako nung nagpaparamdam sa akin na sabi ko na sa'yo. Yun na. Sino kaya ang kumausap kay Madam Mishka? Si Maria Makiling kaya? Pero bakit hindi na lang niya diretsong sinabi sa akin? Madam Mishka, yung nakausap mo, may nasabi bang pangalan kung kanina dapat ako mag-ingat? Ha? Walang sinabing pangalan eh. Wala. Pero, Amira, hanggang dito na lang ang matutulong ko sa iyo, ha? Hanggang dito na lang, ha? Promise, hindi na ako mamuhula. Ayoko na. Tama na, hindi na ako mamuhula. Ah, goodbye, paalam, adios! Hindi na ako mamuhula. Kahit pilitin pa nila ako, kahit marami pa ibayad nila sa akin, hindi na ako mamuhula. Hindi na. Goodbye, Madam Mishka. Hindi na. Kahit pilitin pa nila, nunca, never, hindi na ako mamuhula. Nandito ka na naman ba? Ha? Huwag mo naman akong takutin! Huwag mo naman akong takutin, oh. Ginawa ko naman yung inuutos mo, eh. Minarningan ko naman na si Amira, eh. Promise! Promise! Hindi na ako manloloko! Hindi na ako manloloko! Promise! Promise! Hindi na ako! Tama po. Ah? Kayo si Madam Mishka? Gusto ko po sana magpahula kung pwede. Ay, hindi na po ako nanghuhula ngayon. Retired na po ako. Kailan pa? Mga 15 seconds ago. Eh, baka pwede po makiusap na ako na yung huli. Kasi kailangan ko po makausap yung yumao kong nanay eh. Baka pwede naman po. Boaz, Ali, hindi niyo ako naiintindihan ni. Peke ako manghuhula. Niluloko ko lang yung mga customer ko. Kaya nga, magpasya na ako na tumigil na eh. Pasensya na. Pasensya na talaga. Ano? Sige. Kung ganun, salamat sa pagiging tapat sa akin. Siguro, maghahanap na lang ako ng ibang manghuhula sa akin.
Pwede po bang makahingi ng tubig? Tubig lang. Sige po. Sandali lang. Don't tell me na balak mo makiramay kay Santi. You are not welcome. Nagpapakatao lang naman po ako. Namatayan pa rin po si Chief Santi ng anak. Maa-upset lang ang mga tao sa'yo. Dahil gaya namin at gaya din ni Santi, liryo pa rin ang tingin namin sa'yo. Hindi ko naman po ginusto na masangkot sa ganitong kakomplikadong sitwasyon. Ano pa po bang magagawa ko? Eh, anak ako ng asawa niyo. At kapatid ako ng kaaway niyo. Gusto mo malaman kung ano magagawa mo? Ha? Umalis ka dito. Burahin mo ang sarili mo sa buhay namin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pa nabuo ka sa matres ng malandi mong nanay. Siya lang po ba ang malandi? Eh, ang pagkakaalam ko po, buntis na kayo nung kinasal kayo ni Dad. Paano mo alam yun? Sinearch ko ang marriage certificate niyo at ang birth certificate ni Sam. Tatlong buwan lang pagkatapos nung ikasal ng anak-anak kay Sam. Marunong naman ako magbilang. Unless premature si Sam. Patuloy ko kaya yung tila mo, ha? Subukan mo. Ay! Ha? Tama na! Lakang respeto! Alam ko na magkadugo kayo, ha? Pero pagkatapos ang nangyari kay Ren, hindi ako mapapalagay na kasama ko yan sa isang bubong! No! Hindi mo nga alam eh. Baka patayin tayo niyan habang natutulog tayo. Oh my God! My God! Say. Sira ulo ko pala eh. Oh my God! Ciao. Sige, upo muna ako. Amira,
Pwede ba akong magtanong tungkol dun sa pagkamatay ni Ren? Ano pa ba kailangan mo malaman, ate? Di ba nandun ka naman? Alam mo na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Ren. Hindi ko nga alam na may lalapang aso eh. Kung minalas-malas pa nga, baka nadamay pa ako dun. Bakit mo ba ito ginagawa, ate? Bakit mo ba pinagpipilitan na may kinalaman ako sa pagkamatay ni Ren? Natusa ka ba ng bago mong tatay, si Doc Franco? Natusa ka bang pag-espiyahan ako? Hindi niya ako inutusan. Ah, alam ko na. Nagpapakasipsip ka. Gusto mong patunayan na deserve mo maging isang tera. Pero saan ate? Para makakuha ka ng mana. Ganun ba? Ha? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Siguro dati, oo. Pero mula nung namatay si tatay, nagbago na ako. Yung tatay mo, na umako at nagpalaki sa akin. Si tatay ang dahilan kung bakit ako pumayag na tumira sa mga tera. Lahat ng to ginagawa ko para kay tatay. Kaya nung sinabi sa akin ni Doc Frank, na gusto niyang tumira ako sa kanila. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa akin ka na tumira. Sa mansyong ko, harapat ako naman yun eh. Naisip ko agad, chance ako na to para mahanapan ko ng ebidensya na talagang may kinalaman ng mga tera sa pagkamatay niya. Hindi porke kadugo, pamilya na agad. Oo, kadugo ko si Doc Franco. Pero kung may kasalanan sila, kailangan pagbayaran nila. Di ko alam kung maniniwala ako sa sinasabi mo, Inate. Pero parang hindi. Ang alam ko lang ngayon, Amira, kailangan kong patunayan na pwede nila akong pagkatiwalaan. Kailangan makita rin nila na hindi kita kinakampihan. Ngayong alam mo na kung bakit ako nakatira sa mga tera. Tulungan mo ko. Alam mo ang cellphone number ko, di ba? Ano? Post-friendship, kumusta? Diba nangako ako sa'yo? Susuportahan ko lahat ng gagawin mo laban dyan sa Crazy Five. Kasi nakita ko kung ano yung ginawa nila sa'yo eh. Naandun ako. Tapos malalaman ko ngayon, sila din ang dahilan kung bakit buntik ka ng mamatay. Tapos yung sa tatay mo pa. Kaya nga nung nagbalik ako, desidido ako na isa-isa kong sisirain ang buhay nila. Pero Emily, kahit kailan hindi ko binalak na may mamamatay. Amira, ano ba? Wala ka namang kinalaman dun sa pagkamatay ni Ren. Labas ka na dun, huwag mo sisihin ang sarili mo. Iisipin mo na lang si Ren, parang ano yan, sugo ng demonyo. Kinakarma talaga yung ganun. Hello,
Ano, Mira? Nakikilala mo pa ba ako? Alam kung nasaan ang anak mo. Sabi mo patay na anak ko. Amira, anong nangyayari? Sino ba yan? Wala kang kamuang-muang kung nasaan ang anak mo. Kung gusto mong malaman ang kinaroroon, magkita tayo. Amira! Ah, umagasa!